Sabi kasi, ikaw kasi may kasalanan eh. Ito talaga, no? Mapapaaway ako dito eh. Sa comment nga kayo sa baba kung may nakapagbilang na nito. Ayan. So, ala, piso lang yun, di ba? Nakaraan lang piso yan. Sabi niyong ganun. Parang, at that time, hindi maganda talaga yung pakiramdam ko kasi masama talaga pakiramdam ko nitong mga nakaraan. So, nagluluto ako. So, pinagpipilitan niyang piso. Si Kaori naman, sabi niya, eh, ano na po na? Ako, emotional ako ngayon, sabi na nararamdaman ako eh. So, sabi ko parang, sometimes nakaka-touch na yung mga customer na naiintindihan nila why you have to mark up, no? You have to add mark up to your items. Kasi alam nila yung struggles ng isang sari-sari store na nangungupahan, nagpe-permit pa, ganyan, no? I am not blaming you guys o yung mga customer natin na... Guys, no, magsimula tayo, no. So, tayong mga tindero-tindera, ang una natin din na pinamimili kapag ka tayo ay nagsisimulang magtindahan at nagtitindahan na. Excuse me, guys, ha? Kasi medyo masama ang pakiramdam ni Mami Park kaya matagal akong medyo nagpapahinga ako. Ayan. So, ano ba ang purpose natin diyan? So, 'di ba? Dati kasi nagvo-vlog ako doon sa Team Park page ko, ang sabi ko, ang goal, ang purpose ng ating mga candies, mga piso-pisong paninda sa harap ng ating tindahan, mga biscuits, isama na natin, is not just para kumita, but also for our displays, para pampaganda ng ating harapan ng tindahan, at syempre, panukli. Kasi, ano ang goal? Kapag bumili ang isang customer ng basic needs niya, after that, that's when the time, ang behavior nila ay bibili na ng pampaligaya. O, ano yung pampaligaya? Halimbawa, si customer, may dalang 20 pesos. Ang binili niyang basic needs, halimbawa, bumiling kape, bumiling condiments, ganyan. Ang biniling basic needs ay nagkakahalaga ng 17 pesos. Pero ang dala niyang pera ay 20 pesos. So, may sukli siyang 3 pesos. So, ano ang goal nating mga tindera? Hindi na siya masuklian. Maibili na niya lahat. Ma-all out niya ang 20 pesos dito sa atin sa store. Now, ibibili niya yan ng candy or mga papiso-piso na ating mga display na chicheria. So, heto na ang tanong at heto na ang ma-issue mga presyuhan natin. Okay? Ayan. So, tayong mga mamimili na mga kasari na titindahan, lahat ng mga ganitong candies na mga nakapack, mga 24 pieces ang laman, usually nabibili natin yan ng 21 pesos, 22 pesos, minsan break even pa. So ngayon ko lang nalaman na ako ay negative. Bakit? Piso lang ang benta ko po nito. 24 pieces po ang laman sa isang pack. Ito pong mango pack, guys. Ang presyo po pala niya ay 24.20 cents. So ibig sabihin, negative pa ako ng 20 cents sa isang pack. So nag-iisip tuloy ako kung babaguhin ko ba ang presyo nito or hindi na ako magtitinda. Kasi negative pa ako ng 20 cents. Imagine that, no? So, magkano lang ang tinutubo natin sa mga 24 pieces na pack-pack na candies na mga ganito, na, mga lala na tigpipiso, chabing tigpipiso, choco-choco, ano pa ba mga, yung mga pulboron, no? Mga champi, ganyan. Piso-piso lang pala ang tubo natin, no? Piso, dos, tres. Tapos, bago pa maubos, bago pa natin makuha yung ganung tubo, kailangan maubos na. Ngayon, heto, ang tanong, heto, so, mag-ano tayo hapyo sa biskwit? Sa biskwit naman, guys, ang Skyflakes, 50 pesos ang puhunan. Ang benta ko ay 6. So, sa isang pack, 10 piraso ang laman. So, meaning to say, meron akong 10 pesos sa 10 piraso ng Skyflakes kasi pumapatak 5 piso ang kanyang puhunan. So, sa iba, ay minsan mababa pa sa... Minsan wala pang 10 piso, no? Tulad ng Fudgy Bar, 60.50 ang puhunan, 7 pesos ko binebenta, 0.95 lang ang tubo ko per piraso, no? 9.50 lang sa isang pack na 10 piraso. O, di ba? Imagine that. So, sa mga candies, balik tayo sa candies, sa mga candies na naglalaman ng 50 pieces pataas, kapag ka naman iyan ay fast moving sa'yo, maganda ang kita. Kasi, pumapatak yan na 10 pesos pataas ang tubo.
tulad na lamang halimbawa ng yung max, no, nasa 28.50 ang puhunan, 50 pieces ang laman. So, mataas ang iyong tubo, no? Meron kang mga nasa around 18.50 ang iyong tubo. Meron naman dito na judge mint, no, 28.70. Minsan po ang max nasa 30 mahigit ang puhunan, no? So, judge mint, no, 28.70, 50 pieces ang laman. So, meron kang 21.30 kung fast moving sa iyo na mauubos. Ngayon, paano mo na-appreciate ang tubo mo sa biscuits and candies at saka tipipisong chichirya kung hindi ka masisiraan? So, dahil hindi lang naman iisa ang kind or klase ng iyong candies, so, kapag pinagsama-sama iyan, kahit papaano, nakakaubos ka rin ng isang pack, dalawang pack, no? Pero, assorted na yon. So, kahit papaano, ay nakukuha mo yung tubo, di ba? So, somehow, it really helps our store to gain profit or to gain sales. So, sa mga fast-moving talaga ang kanilang mga frontliners na items, eh, maganda, no? Biyaya yan, biyaya. Ayan, di ba? So, huwag kayong madi-discourage, no? Napakalaking tulong ang mga candies. So, bakit ba ako nag-topic nito, no? Actually, I am not the kind of person talaga na masyadong specific when it comes to vlogging a price. Kasi alam ko namang alam na ng lahat ng ating mga kasari yan, no? Hindi na ako talaga as much as possible, I don't want na mag-vlog ng paulit-ulit na vlog. Lalo't na ba-vlog na ng iba. However, meron kasing instance na nangyari. So, flex ko lang nga pala muna, no? So, ito, guys, ay Galaxy Choco Cup. No? Ayan. Galaxy Choco Cup. Mabili to sa akin, guys. Ang puhunan nito ay 39 pesos. So, ang 10 piraso ang laman. Pumapatak ng 3.90 ang isa. Ang benta ko po nito ay piso ang isa. So, sa mga ganito, maganda ang kitaan. However, ang isang piraso ay 5 piso. Pero mabili naman. Maganda rin, no? Nakakaakit sa mga bata. Maganda ang tubuan dito. Ayan. So, meron pang isa, Big Choco Dip. Yung parang maliit na kalamuyamyam. So, yun naman ay nasa around 49 yata ang aking puhunan. Ang bentahan ko naman doon ay 6. Okay, now, isang araw kasi may bumili dito, guys. No? Minsan kasi hindi ko alam kung paano ko i-explain sa inyo, guys. Pakita ko nga. So, itong si Super Sticks, kaya ako nagbenta nito, is also the purpose and the goal is panukle, ganyan. However, ito, in-stop ko na dati itong magtinda. Kailan ko lang din ibinalik kasi may mga naghahanap. Pero kasi, the reason why na in-stop ko, wala kasi akong tubo dito. Kapag piso ko lang siya ibinenta. And then, risky pa siya kasi napuputol. Diba? Para siyang fragile. Diba? So, may nakakaalam ba sa inyo? Comment kayo dyan sa baba. Kung ilan naglalaman ang isang 352 grams na ito. Kung ilang stick siya sa loob. So, ang alam ko dati binilang ko, nasa around 50. No? So, depende kasi sa timbang. Alam nyo kasi, yung timbang, kasama po kasi yung lalagyan niyan sa tinitimbang. So, nasa around 50 pieces ang laman nito. Pero ang presyo po nito kay Pure Gold at sa iba po ay, sa iba 50 sarado ang presyo ng isang ganito. Sa kay Pure Gold po ay 51.80. So, dito na po tayo magsisimula sa ating yaw-yaw, guys, no? Kasi po, may matanda dito na customer namin, no? So, yung matanda na yon lagi yung sumusubok umutang sa akin. Kesyo inutusan daw siya ng anak niya, kesyo ganito, ganyan, yung manugang niya. Ang dami-dami niyang hinahanap ditong items na lagi kaming wala kasi yung mga items na hinahanap niya, yun naman yung saktong wala kami madalas, no? So, yung matanda na yon dati, beneficiary ko siya ng aking mga kalakal. So, in-stop ko na hindi ko na siya bigyan kasi binigay ko yon sa tatay ni Kaninet na dating naglilinis ng aking bakuran sa labas. So, mas minarapat ko na lang na ibigay sa iba. The reason is, yung matanda kasi na yon na bumibili sa akin dito, na bumili ng stick ko na to. Ano kasi yan, nakikita ko saan-saan dati, and bago pa lang akong nagtitinda nun dito. So, naawa ako kasi saan-saan ko siya nakikita pagka lumalabas ako. Nagpupulot siya ng mga mismo na soft drinks, ganyan. So, sabi ko, Nay, di ba suki ko po kayo sa tindahan? Punta po kayo sa tindahan, marami po akong mga kalakal doon. So, nung una siya ang naging beneficiary ko. Pero nung napansin ko na parang ano siya, na parang, alam mo naman yung itatake advantage ka or hindi, no? Although matanda na siya, yes. Alam nyo naman ako, guys, ang ano ko ay para sa mga matatanda at sa mga single mother. But the thing is, ayoko kasing ma-take advantage ako. So, kaya ang inaano ko is, baka
dahil nadaldal niya sa pamilya niya na, ay, si, yung tindahan doon, ganito, ganyan, baka generous, ganito, ganyan. So, yung the way ng mga sumusunod na panahon na parang lagi siya nag-a-attempt umutang, ganito, ganyan, hindi ko siya pinapautang. Kasi, parang ang nagiging, ang pakiramdam ko, inuutusan siya, ginagamit siya nung kanyang pamilya. So, I just don't know kung sometimes kapag nakikwento siya about her daughter-in-law, eh, or manugang, eh, baka exaggerated na lang at siya na lang yung gumagawa ng kwento, something like that. It's too personal for her and it's too personal for me to tackle this topic, no? Ayan. Enjoy na enjoy kasi yung mga nagtatrabaho sa taas magpatugtog. Eh, masi-CPR tayo, guys. So, sabi ko, mamaya na pwede. Kasi hinintay ko talaga sila ng pagkatagal-tagal na magpatugtog. Eh, ngayon ako nag-vlog, eh, nagpatugtog. Baka masi-CPR tayo. Okay. So, yun nga. Balik tayo, guys. Yung matanda, ganun. So, kaya hindi ko siya hinahayaan. Pero bumibili pa rin siya sa akin. So, one time, bumili siya nung nakaraang araw. Magpaparampasara na kami ni Kauri. Bumibili siya ng steak. Oh, actually, nung tinigil ko to, hanap siya ng hanap nito. That time, piso lang ang benta ko. Piso. Sa mga nakakaalam kung ilan ang laman nito, talagang nasa around 50, 51, minsan 49 pa. Kasi depende sa bigat. Kasi kasama nga yung garapon niya sa bigat ng 352 grams. So, imagine that. Kung masisip kung ang benta ko kay Pure Gold 51.80. So, ibig sabihin, tapos na napuputulan ka pa, hindi talaga maiiwasan, lugi ka na. No, lugi. So, ang ginawa ko, para lang mapagbigyan yung mga customer na naghahanap, at syempre yung mga bata, nakagisna na nila to. So, ang ginawa ko, para naman medyo okay sa akin, no, may laban ako, kasama na yung masisira niya, na malulugi ko, ang ginawa ko sa kanyang benta is 243 pesos. So, kapag 243 pesos, mapagbibilan ko ay 75 pesos, ima-minus ko ang kanyang puhunan na, ima-minus ko yung kanyang puhunan na 51.80, so tutubo ako sa isang ganito ng 23.25 pesos kung mauubos agad-agad. Eh, hindi maiiwasan na always kasama sa buhay na ikaw ay matatagpasan or yung mapuputulan ka talaga. So, nag-react si matanda, si nanay. Sabi niya, hala, piso lang yun, di ba? Nakaraan lang piso yan. Sabi niyang ganun. Parang, eh, that time, hindi maganda talaga yung pakiramdam ko kasi masama talaga pakiramdam ko nitong mga nakaraan. So, nagluluto ako. So, pinagpipilitan niyang piso. Si Kauri naman, sabi niya, eh, ano na po na, eh, wala po kasi kaming tubo, mahal po. So, talaga pong benta na namin ilang matagal na rin na 2-3 pesos. Pinaliliwanag ni Kauri. Tapos, react pa rin siya ng react. Parang hindi siya makamove on and talagang parang ang gara ng reaction niya. So, sumagot na ako, no? Kauri, sabihin mo sa Mami Mile, kung ayaw niya ng 2-3 piso, okay lang, wag na lang siyang bumili. Kasi, kesa naman malugi tayo. Tapos, sinabi na ni Kauri yon, ayaw pa rin niyang tumigil. So, sumagot na ako, hinarap ko na siya. Talagang nagpantig na din yung tenga ko. Minsan magpapantig talaga kahit sabihin mo pa yung pasensya mo, no? Tao lang. So, mga customer, pwede ba? May choice naman kayo eh. No, para parehas tayong magkaparaanan, huwag niya na kayong ano, dahil hindi naman ako yayaman sa stick o sa super stick. Hindi kami yayaman dito. No, kung ginawa namin yung 2-3, no, sa shout out sa mga kasari ko, nakapwa ko kasaring, 2-3 na magbenta nito. So sabi ko, Nay, kung ayaw niyo pong bumili, kung hindi niyo po kaya, okay lang, huwag na po kayong bumili. Kasi nabibili naman po ng iba yan, tanggap naman po nila. Ngayon po, Nay, from now on po, kung bibili kayo ng steak o sa iba na lang, no? Kasi kung piso pa sa kanila, okay lang po. Kasi po, hindi ko naman po pwedeng i-compromise. So, that's when the time na nag-explain ako. Kasi I am not the kind of person na basta-basta totally explain sa mga expenses ko for the store. Kasi hindi naman nila iintindihan yan eh. Ang iisipin nila, presyo mo. So, sabi ko, kung hindi po ako magtataas, bukod po sa lugi na ako sa mga basag ng super sticks, para lang mapagbigyan ang request ng nakararami, ay, nangungupahan po ako, nagpe-permit po ako, at nagbabayad pa po ako ng mga kung ano-ano. So, kaya po sana po maintindihan nyo. Bulong-bulong pa rin siya habang lumalabas ng gate. Sumingan na lang ako talaga. So, nashock ako talaga, no? Nashock talaga ako. Kaya, kumbaga ba, parang sana naiintindihan din ng ating mga customer, no? Na hindi naman tayo basta-basta magtataas kung alam naman natin may tubo tayo. Now, ewan ko sa mga sari-sari store owner na balasubas when it comes sa presyo. Wow, ang sakit ng salita, balasubas talaga. Bakit? Sana naman ano, kung hindi ka na nga, kung yung business mo na nga ay hindi rehistrado at wala ka namang masyadong gastos sa store mo, huwag mo naman tagain ang iyong mga customer. No, yung tipong mas magaling ka pa sa ano, mas magaling ka pa sa DTI maglagay ng ano, suggested retail price, no? Alam niyo, what you call that?
Wala naman akong pakialam kung gano'n ang gusto niyong gawin. The thing is, have conscience naman. So, syempre, nagre-react si Mami Pag ng ganito kasi ang baba ko nang magbenta sa mga items ko kasi parang ano ko na rin to kasi, yung kumbaga parang community service ko na rin to na ibigay sa kanila yung hangga't maaari ay tamang presyo, nakikita rin naman ako. Kasi, ano eh, kung tutuusin, kung ako talagang ano sa tubo, matagal lang napakalaki ng kita ng store ko. Ang kaso, hindi eh, si Kanyenet, 14 pesos magbenta ng kape. Pag bumibili siya sa akin dito ng wholesale, ibinibigay ko ng 11.50. Bakit? Pwede ko lang ibigay ng 11 pesos flat. Why? It's because mas mataas naman ang kanyang presyo, no? Kahit wala pa ako dito, mas mataas ang presyo niya. So, it means na mas ano pa ako, 'di ba? So, kumbaga ba, binibigyan ko si Kanyenet ng wholesale price na tutubo ako at hindi rin naman ako nahirapan na namili, tapos bibigyan ko lang siya ng super, super wholesale. So, tanggap ni Kanyenet kung magkano ko binibigay sa kanya ang presyo as a wholesale. Kasi nga, ang katwira niya, makakamura nga siya ng ilang piso, ilang pirasong piso sa pamimili niya, titirahin naman siya sa pamasahe, no? Titirahin naman siya sa pamasahe, plus, ma-e-expose pa siya sa mga tao. And, hindi naman marami ang kanyang bibilin. So, kung mga shampoo, kape, sabon, paunti-unti, anim-anim, dito na yan sa akin binibili ni Kanyenet. Boti-boting mantika, dito na yan binibili sa akin ni Kanyenet. Plastic ng yelo, something like that. Ano yun? Ayan, may dumaan lang na, ano. So, yun yung ano ko guys, yun yung ibig kong sabihin, no? So, huwag tayong mawawala ng pag-asa na mag-invest tayo, no, sa ating mga candies at mga papiso-piso chichirya as long as it is fast moving to our store and as long as hindi tayo nasisiraan ay okay lang yan. Dahil yan, ang goal niyan ay ating panukli, pandagdag kita yan, pang paganda ng ating tindahan, pang display ng ating tindahan. Kasi ang pinaka essence ng sari-sari store ay takbuhan ng mga bata at convenience tayo, no? Parang, paano ba yun? Parang convenience store tayo. Nasa atin na halos lahat ng mga basic needs ng ating mga nasasakupan within the area, no? So, kaya ko lang naman nasabi kasi ito kasi may kasalanan eh. Ito talaga, no? Mapapaaway ako dito eh. So, comment nga kayo sa baba kung may nakapagbilang na nito. Ayan. So, yun lang ang yaw-yaw ni Mami Park at kapag itong mga magdaraan, siguro baka magtakil ako ng about mga prices, no? Sa mga bawat itemized items natin, no? Halimbawa, mga dilata, something like that. So, para ma-update kayo. Kasi I am not the kind of vlogger talaga sa sari-sari store na nag masyadong ine-elaborate yung mga ganyang, ano, yung mga ganyang topics. Kasi nga, alam na natin yan eh, no? Alam na natin yan, actually. Pero, kung gusto nyo, magtatakil ako, no? So, kaya lang naman ako napatakil ng ganito kasi nga, dahil doon sa instance na nangyari na nagtaas na ako ng super sticks and then biglang may magre-react ng ganun, no? So, alam naman natin, no? Naalala ko pa nga yung isa kong customer dati, sabi niya, kasi yung Malboro ko ay 7. Tapos, yung isa pa naming kaharap ko dating tindahan dito na nagsara na mula nung nag-pandemic, ang benta niya ay 8. So, yung mga customer ko na gawi doon, kapag bumibili sa kanya, naiinis kasi nga, sabi niya, 8, grabe, hindi ka naman nangungupahan, tapos hindi ka di naman nagtatax, di gano'n, ganyan, sabi ng customer ko. Tapos, yumaman ka lalo, Diyos ko po, dun sa apartment, 7 lang. Eh, yun, nangungupahan pa yun. So, na, kinuhin to sa akin, nung ano, nagugupit yun eh. So, shoutout kay Kuya Jun. So, natouch lang ako, kasi, at least may nakaka-appreciate. Alam niyo, di ba, ang baba ng luha ko, emotional ako ngayon, kasi may nararamdaman ako eh. So, sabi ko, parang, sometimes nakaka-touch na yung mga customer na naiintindihan nila why you have to mark up, no? You have to add mark up to your items. Kasi alam nila yung struggles ng isang sari-sari store na nangungupahan, nagpe-permit pa, ganyan, no? I am not blaming you guys o yung mga customer natin na eh kasi nag-permit ka, eh kasi bakit ka nangungupahan, tapos nagtinda ka, ganyan. Eh kasama sa buhay yan eh. Yan talaga yan. Kasama yan sa mga operational expenses. And sometimes, if ang ating mga customer ay open-minded at naiintindihan nila, so masarap lang, no? Kasi syempre, imaginein mo, na-appreciate nila na mura-mura ako, tapos alam naman nila yung pinagdadaanan ng store when it comes to expenses. So, isang napakalaking bagay yan. Kaya alam nyo, kahit medyo may mga pinagdaanan ang store, yung mga suki ko dito talaga, yearly, kahit naman ever since nag-start ako magkaroon ng sari-sari store, yearly talaga ay binibigyan ko sila ng pamasko. Kasi because of them,
buhay ang store ni Mami Pai, no? So shout out po sa lahat, shout out po sa susunod pong mga vlogs ko, ay mag-shout out po ako. Somehow umu-okay ng pakiramdam ni Mami Park, and I am going to shout out some of peoples, no, sa mga members and super chatters natin, sa ating mga kapatiran sa YT, at magdadadalaw na po ako sa mga bahay niyo ulit. So thank you very much po. So this is Mami Park and this is Team Park fighting. Mwah!